ngayon naglalakad sa papuntang bus stop. Lipad-lipad yung mga leaves ng kahoy. Yung mga may dumaalabas. Pero parang papunta siguro yun ang papunta naman siya ng Christians. Papuntang Stavanger. Yeah. Nagkidlap-kidlap siya. Siya talaga guys, autumn na talaga. Yeah. Maaga akong naglakad ngayon. Maaga mga ano na ngayon, alas 10:30 na sa maaga ng umaga. Ang daming mga ibon na naglipad-lipad. Nag-quick. Maaga ako ngayon kasi mayroon akong bibilhin. Magbili ako ng bigas na mais. At saka gusto ko rin magbisita ng maaga kay Melabs para maaga din akong makauwi mamaya. Kasi mag-novena pa kami. Ayun. Mayroon akong salubong na nag-walking din. Ano siya? Pauwi na siguro ito. Pero ako, papunta pa ako ng bus. At saka, magbili din ako ng Oasis. Ano ba yun sa Pilipinas? Yung parang foam na anuhan sa bulaklak na yung bulaklak hindi maano kaagad, hindi malaya, hindi matuyo. Yan, nandito na ako sa highway guys. Yan, hangin-hangin pa naman, hangin-hangin. Kahit mahangin, medyo mainit na kasi naglalakad ako ba? Yan. Naglalakad ako. Kaya mainit ang katawan, pero nagpack ako sa akin talaga kasi pagdating ko doon sa may bus stop, magtayo ako ng mga 10 minutes ata. Maghintay ng bus. Kaya dito kami palaging naglalakad noon si My Labs nung makalakad pa siya. Dito yung ano namin. Yun. Dito kami palagi naglalakad noon. Noon dalawa kaming naglalakad, ngayon ako na lang mag-isa. Yan. Ako na lang mag-iisa ang naglalakad. Pero okay lang naman kahit na hindi na siya makalakad, basta buhay lang. At saka pwede ko siyang bisitahin araw-araw. Ano lang yun sa akin. Okay lang din. Thank you God na hinabaan mo ang buhay ni My Labs. Salamat lang din tayo sa Panginoon na inano din niya. Kahit na minsan nakaupo, minsan nakahiga siya. Ano lang naman. Basta ano lang, kumakain pa naman siya. Kaya kailangan na bisitahin natin. Bisitahin ko siya araw-araw. Para lang ano, para pumahaba din yung buhay niya. At saka ako din ang nagpakain sa kanya pag bumisita ako doon. Minsan pagdating ko tulog pa siya tapos walang bihis ganun kasi pinabayaan siya na matulog, pinabayaan siyang matutulog kasi yung
ano niya, yung kalagayan niya ngayon, alam niyo na walang ano yan, walang, bakit basa dito? Nag-closing siguro. Kasi yung kalagayan ni My Labs ngayon is wala siyang ano, walang gabi, walang araw. Matutulog yan siya sa gusto niya. Kaya ano, no? Maghintay tayo ng bus. Mabuti tinulungan niyo ako, sinamahan niyo ako guys na maghihintay ng bus. At sana hindi kayo naboboring sa aking mga video-video, sa aking mga palabas-palabas. Yan. Dito lang tayo sa ano, nandito na tayo sa under the roof ng ano, ng under the roof ng bus stop ito dito sa ito. Palagi kami noon si May Labs makaano, nung nag-walking kami dito kami magpahinga. Dito kami magpahinga. Ayan. Parang manay may nagtrabaho doon sa ano. Nagtrabaho doon sa mga kalsada, sa espalto. Naglagay siguro sila ng bagong asphalt. Nag-ano sila kasi may araw na silang nilalagay na mga drawing-drawing sa kalsada. Ayan, tingnan nyo guys. May mga drawing-drawing na yung kalsada dito. Parang inaano nila bakun. Saan nila ilalagay yung ano, yung bagong asphalt. Asphalt. Nag-ulan. Nag-ulan dito ngayon. Pero yung ulan niya, hindi naman ano, hindi malakas ang ulan. Ano lang, parang habu-habu ba. Tapos ang dilim. Tingnan nyo, ang dilim. Dilim-dilim dito. Ano pa naman? Alas 10 pa ng maaga. Alas 10, medyo ng maaga. Kaya nag-aano lang ako dito. Maaga akong dumarating dito sa ano. Kasi ayoko yung malakas ba yung lakad ba? Kasi nakakaano sa hinga. Para nakakahangak sa hinga. Kaya nag-ano ako nang maaga ako dito. Minsan 15 minutes dito ako dito lang ako makatayo. Maghintay ako ng bus. Pero okay lang naman sa akin na maghintay ako ng bus kasi kaysa lalakad ako ng malakas. Lalakad ng malakas. Tsaka ayan, tingnan nyo guys yung ano dito. Ang dilim na kasi at saka sabi nila nag-ano na daw yung ibang lugar dito, nag-snow na, pero dito sa amin hindi pa naman. Nag-frost na nga lang minsan. Nag-frozen minsan pero madali lang siyang matunaw pag nag-ano yung araw, yung lumalabas na yung araw. Nawala din yun ang snow. Ayan. Kidlap-kidlap yung suga doon. Ganda roon sa malayo, nakidlap-kidlap ang suka. Ang aga kong nagluto kanina ng para kainin namin mamayang hapon, nagluto ako ng chorizo, nagprito ako ng itlog, at saka nagluto din ako ng tikka masala na chicken. Yung flavor is Indian flavor yung ginawa ko, yung inano ko, yung hinalo ko sa chicken breast yung ulam namin mamaya. Luto na, tapos sana magsaing ako ng mais din, pero nanuhan ako na natakot ako na hindi ko matapos, tapos aalis na ako ba, kaya hindi na lang ako nagluluto, baka makaya ko pang magluto pagdating ko mamaya. Magluto ako ng mais. Kasi mayroon pa akong luto na kanin kagabi. Yun na yung anong namin mamaya. Initin ko na lang yun pagdating ko kasi uwi naman ako ng maaga. Uwi ako ng maaga mamaya. Ang
daming mga sasakyan kasi nandito tayo sa highway. Ay, mabuti nga ano, hindi masyadong traffic. Isang matraffic talaga. Ayun, malaki yung ano ko doon, yung lumalong nagdaan na ano, na dump truck. Ang laki ko ng bills doon kasi yung pinaano ko yung ano namin ba, yung tanki namin sa toilet. Naku, nakabungog yung ano, nakabungog yung bills. Nagaganyan ako nung pagdating ng bills ko. Talagang para akong na ano, pero okay lang. Mabuti talaga pag mayroon tayong mga itatabi na pang ano ba, pang rain or shine. Pag may mga dumadating na mga bills, mayroon tayong ano yung magamit ba. Kaya ano, mag-umpisa na talagang mag savings pag walang bills, mag savings talaga para sa sunod na buwan na mayroong babayaran. Kailangan talaga may ano, matitirang magagamit natin. Kaya control na sa pag-shopping. Ay nako, ganyan talaga ang buhay dito. Lalo na ako, wala akong trabaho dito. Nag-ano lang ako, yung sahod lang ni May Loves, yung inano binubuhay namin dito. Kaya tapos ang dami naming mga ano, dami naming bills, tapos yung bunso ko, ako lang muna nagbayad sa ano niya ngayon, sa insurance niya ngayon, kasi ano, pag siya ang nag-umpisa ng magbayad ng insurance niya, ang mahal sa ano, yung mga bata ba, mahal talaga. Ayan, ang cute ng ano, yung ayan, cute no, ang cute ng ano, ang cute lang, parang house bill ba, house car, ang cute talaga. Kanyan talaga dito guys, ang daming ano, ang daming bayaran, basura, yung mga tangko sa toilet, tubig. Pareho lang naman yun sa Pilipinas, di ba? Mayroon din tayong bayaran sa tubig, mayroon tayong bayaran sa electric, sa internet. Ayan, yung mga ano natin sa bahay, kailangan talagang bayaran. Walang free kahit saan, ma-Pilipinas o kahit saan lugar sa mundo. Talagang may mga bayaran. Saka guys, thank you for watching. I hope nga hindi kayo nagbo-boring sa aking little storytelling. Enjoy lang at good luck sa inyong mga premiere. Bye-bye.